Huwebes na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya at hanap buhay. In the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters, Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako si Maru Pahati Sarnet. Siyempre, kasama ko, the Dancing King, Lito Gagni. Hello! Magandang hapon po sa iyo mga kaibigan. At ngayon po ay meron po tayong, naku, napakagandang guest. Dancing Queen naman ito. Parang dumadaloy lagi ang ligaya sa kanya. Oo. Siya po si... Taga Maynila po siya at ang ginagawa niya. Ganun yata yung partner eh. Pagka ikaw ay tumutulong sa iba, that kindness alone makes your persona no, nice. Radiate. Oo. At talaga namang radiating ang beauty ng ating po bisita ngayon. Siya po ang Senior Assistant Vice President and Head of Corporate Affairs and Communication Division, Maynila. Magandang hapon, Miss Annette de Ocampo. Hi ma'am! Magandang hapon. Maginhawang hapon, Maru and Lito, and thank you for having me in your show. Maraming salamat. Nako, thank you so much. At talagang pinapasaya mo kami lalo na ngayon. Ilang tulog na lang, Pasko na. Meron kayong mga iniahanda dyan sa Metro Pacific Investments Corporation at syempre sa Maynilad para sa ating mga kababayan. Ano bang pamasko nyo para sa ating mga kababayan, Miss Annette? Oo. Meron kaming programa kasama ang buong MVP group of companies, no? Hindi lang naman Maynilad, na ang tawag namin ay tuloy pa rin ang Pasko movement. Ginagawa namin ito for the third year already now, no? Kasi sinimulan ito nung pandemic time, year 2020, kasi alam naman natin na nung nagsimula yung pandemic, marami ang naging hirap sa buhay. So ang layunin namin ay dito sa programang ito na, we call it Tipi Rap, no, para maiksi na lang. Tuloy pa rin. Tipi Rap? Oo, Tipi Rap. So, ang layunin nito ay makapagbigay sa mga kababayan natin na hirap sa buhay ng konting kaligayahan sa Pasko. So, sa programang ito, namimigay kami ng mga Noche Buena Packs sa mga beneficiaries namin para naman may mapagsaluhan sa Christmas Eve or New Year's Eve kung kailan man nila gustong gamitin. So, paano nyo pinipili yung mga bibigyan nyo ng tulong or tipi wrap? Katulong ng aming mga business areas, pumipili kami ng mga beneficiaries sa iba't ibang LGUs na nasasakupan ng Maynilad. So, buong konsesyo namin yan, all the way from the north up to Cavite, lahat ng anim na municipalities namin sa Cavite. And then Maru and Lito, gusto ko lang din bagitin pala na yung funding dito sa aming Tipi Rap ay nanggagaling lahat sa empleyado. So donasyon ito ng empleyado. Talaga? So, naging part ng inyong DNA. Partner, kakaiba yun ha. I mean, yung Tipi Rap, yung masarap yung pakinggan dahil yung buong employees eh lahat sila ay nagbibigay ng tulong para doon. Ganda siya. And this started with the pandemic kasi grabe, ang daming tinamaan, ang daming nasaktan doon sa pandemic, and it is nice to know katulad doon yung kwan nila, they let the lights on eh. Parang gano'n sa... So itong tipirap, oo, itong pandemya lang or matagal yun ang ginagawa? Nag-start lang siya ng pandemic, Maru, noong 2020 lang. Kami naman dito sa Maynila, isa kami sa mga mapapalad na hindi naman natigil ang aming trabaho, di ba? Yes, so pag natigil ang trabaho, syempre, mapapalad rin naman kami na hindi natigil ang pasweldo kasi nga utility company kami, kailangan talaga ng, lalong kailangan no, noong nag-pandemic. Kaya, a way to share to the less fortunate or yung mga tinamaan niya ng pandemya,
ayan, ang mga empleyado, kapit-bisig kaming lahat na nagko-contribute from our president and all the way down to the ano, yung mababang position dito sa kumpanya. At ano sila, masaya silang nagbibigay at the same time, sumasama rin sila sa pag-distribute during the ano, yung yun nga, yung distribution ng mga Noche Buena packs namin. No, o baka pati yung pagpapate. Alam mo, partner si Miss Annette, ano eh, friend ko sa Facebook, nakikita ko kung saan siya nagpupunta. Eh, nagulat ako. Di ba Maynila, dito lang sa Metro Manila, Cavite area yun. Nagpunta siya sa Bohol. Baka siguro yun ay parte ng kanilang commitment to better the, you know, better the lives of our country. Lalo itong parang yung Noche Buena. Kasi sa Pilipino, kasi yung Pasko, yung Noche Buena, that is something that every family, lalo lang yung mahirap, they look forward to. Lalo na ngayong tumataas ang halaga ng mga bilihin. Siyempre malaking bagay yan na sila ay mayroon pa rin maiyahanda sa kabila ng ito, mahirap bumili kasi ng pang Noche Buena. Kaya mabuti na lang, ang mabait naman ng inyong mga empleyado dyan sa MVP Group of Companies for doing this to the people who need this most ngayong panahon ng Kapaskuhan. Nakakawala ng depression. Di ba? Nagsimula kasi yan sa chairman namin, syempre si MVP himself, no? Mr. Pangilinan, talagang siya ang puno nito eh. Siya talaga yung nagko-call sa amin. Kumbaga nagdidirekta kung ano yung aming gagawin, kung ano yung dapat naming ipamahagi. Kasi nga, tama yung sinabi ni Lito, no? Talagang ang Pasko, kahit papaano, kahit gano'ng kahirap, talagang isi-celebrate at isi-celebrate ng nating lahat yan sa Filipinos. As they say nga, di ba, itong pinakamahabang celebration sa atin. Pagtungtong ng September, may Christmas tree na, may Christmas lights na, di ba, yung mga Christmas songs, nandiyan na. So talagang napaka-importante. Kaya kahit papaano, kailangan natin siyang ma-celebrate. At ito nga yung aming munting ano, pamamahagi. Mm-mm. Pero ma'am, syempre hindi lang naman para sa mga less fortunate yung inyong pagtulong, no? Alam nating kahit hindi rin Pasko ay tumutulong ang Maynila, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng mga sakuna. Katulad nitong nagdaang bagyong Paeng, di ba? Ano po ang mga ginawa nyo para sa ating mga kababayan? Para din sa bagyong Paeng, of course, namigay kami ng usual na pinamamahagi namin na kasi ito yung negosyo namin, tubig na talaga namang kailangan palagi every time may calamity, no? Maging bagyo, maging lindol. But aside from that, nagkaroon kami ng cash rebate dun sa ibang nasasakupan namin na equivalent to 2 cubic meters ng tubig o nagkakahalaga ng 50 pesos in terms of a rebate nga. Dahil alam namin na yung ibang mga customers na baha, kinailangan nila ng mas maraming tubig para makapaglinis ng kanilang mga bahay. Kaya nagbigay kami ng rebate dun sa ibang customers namin. So, nag-reflect na po ba ito? Oo. Oo, nag-reflect na ito ngayong December bill. Oh, wow. Oo. Aba, kung makita nyo sa inyong bill na, uy, bakit parang meron akong cashback? Yung pala ang dahilan dahil sa tulong o assistance ng Maynila. Alam mo. Para sa mga apekto ng bagyo. Alam mo, partner, doon sa tayo sa maganda yung nakikita ko sa Maynila. Ako, ano pa, sila pa may utang sa akin dahil advance ako magbayad. Lagpas. Talaga. Sa Malabon. Oo, so may deposit ka sa kanila. Maganda yung pinagawa nila. Kaya, siyempre, bihira yun eh, di ba? Bihira ka din dito sa mga advance bayad. Thank you. Salamat. Hindi, kasi kailangan mo. Pero totoo yan. Really, we really have to get together, united, in a common cause to help those less fortunate. And it is a good thing that the MVP Group is one of those conglomerates that is spearheading this process. It's a different ballgame now. Many, maraming nasaktan, lalo itong pandemic. It is something that has never happened before. And boom, nandiyan bigla. Ang daming mga negosyo mong nawala. And it's a good thing yung inyong grupo, nandiyan tumutulong. Hindi tinitingnan yung bottom line. Ang gusto, yung makatulong. Maganda yan. And it's a good thing, ang ganda ng ambassador natin is Miss Annette. Ito naman, no? Pag siya nagbigay, siya, uy, ganda naman yun. Sasabihin nila, may pamasko na kami, nagtingin pa, napakaganda sa
Of course, oo. At saka yun nga, yung immediate assistance na ibinibigay nyo sa ating mga kababayan, hindi lang sa pagbibigay ng malinis na tubig, kundi pag may calamity, ayan, nandiyan din ang Maynila namimigay ng mga tulong. Ano, Miss Annette? Oo. Kasi pagka may kalamidad, di ba, parang dalawa yung reasons eh kung bakit tubig yung aming binibigay. Una, ang as they say, di ba, mabubuhay ka ng walang pagkain pero hindi pag walang tubig. So, kailangan namin magpadala. Maraming nadi-displace kasi. So, pag nasa evacuation centers ang ating mga kababayan, wala silang yung usual supply ng tubig nila kagaya ng nasa bahay nila. Second, pinsan dun sa mga areas na hindi Maynila, nabanggit nga nilito kanina, no, na tumutulong din kami, nasisira yung distribution lines nila dun sa mga probinsya. Diba? Pagka ganoon, higit sa tubig ang aming servisyo, so hindi lang kami nakakonfine sa concession area namin, lumalabas din kami sa mga probinsya na hindi namin nasasakupan at nagpapadala kami doon ng potable water para maitawid yung mga kababayan natin na hindi nga masuplayan dahil nasira ang distribution line ng ibang water providers. Mm-hmm. Pero, yes partner, oo. Pero bukod dito sa inyong mga tulong na immediate nga para sa mga nagkakaroon na sakuna, sa tubig na inyong ibinibigay, meron din daw kayong program with the Department of Education. Ano ito, ma'am? Ano ang ginagawa naman niyo rito? Meron naman kaming partnership with the Department of Education na education and information campaign actually na naglalayon na makapamahagi ng impormasyon tungkol sa importansya ng tubig. Actually, water and wastewater, itong tinatalakay namin sa aming programa na ang tawag namin ay Daloy Dunong. So yung Daloy Dunong ay ginagawa namin sa mga paaralan para sa mga estudyante, of course, at sa mga teachers. Kasi importante sa amin na sa early stage, no, yung mga nag-aaral pa lang ay matutunan na ng mga kabataan ang importansya ng tubig. Una-una na dyan, very basic, pagtitipid ng tubig, di ba? Kasi Inman infinite yung supply natin ng tubig. In fact, may kahirapan nga tayo sa supply ngayon. So, very important na matanim sa isip nila na hindi, na importanteng pahalagahan nila kung paano lang yung wastong paggamit ng tubig. So, yan, kinokontak namin to sa mga paaralan at for schools kasi, since mga estudyante yan, mga bata, di ba, nasa elementary or high school, we do it in a more interesting way. So one of the ways we do it is by having a puppet show. So may puppet show kami. A puppet show, ang galing. May puppet show kami na doon namin sinishare yung information para hindi naman yung boring na classroom setup kasi classroom na nga sila, may teacher, student set up all the time. So what we do here, yun, nagdadala kami ng puppeteer na magaling, si Kuya Oni. So siya ang nagko-conduct ng aming education and information campaign. Mga ilang mga yung bata ako, mga puppet-puppet, so yan, matututo ka talaga. Kasi nag-e-enjoy ka na, di ba? Natututo ka pa. So ilang mga paaralan na ang napuntahan ni Kuya Oni at ng Maynilad? Oo. For the past years, no, kasi nga pandemic, we've been doing this online. So for year 2021, actually, nakapag 12 implementations of the Daloy Dunong. And the total participants there were about 2,300 participants. Mm-hmm. Combined yan, students at saka mga teachers. For 2022, medyo mas konti pa lang yung nagagawa namin. We have a total of about 600 teachers and students combined. Ongoing pa kasi siya ngayon eh. Mahataw ba hanggang hindi pa naman end ang December. So, 6 schools so far with a total of about yun nga, almost 700 students and teachers. Pwede bang mag-request sa inyo yung school or kayo talaga pumipili? Yes. But of course, pag may request, we try to accommodate. So long as kaya ng schedule, we accommodate all the requests that we receive.
Oo. Kasi talagang dapat ngayon tayo matuto ng wastong paggamit ng tubig. Lalo na alam natin hindi naman forever ang supply ng tubig at nagkakaroon na nga tayo ng problema, di ba? Dahil hindi na masyado nag-uulan. Pero kung sa schools, meron din ba sa communities na parang ganito na initiative yung tinuturoan ng mga tao about proper use of water? Oo, Maru. So, ang equivalent naman nitong aming daloy dunong, no, dun sa ibang audience, kumbaga, is na talakay tubig. So, the same, we tackle water, the importance of water and wastewater, the basics of it. Pero yung audience namin would be some other adults sa community. Kahit sino, actually. Pwede namin ibatin dito, mga grupo sa komunidad, nakikipag-ugnayan din kami sa LGUs through our business areas kung sino yung mga grupo na pwede namin imbitahin. But as much as possible, talagang iniikot namin lahat ng mga LGUs na nasasakupan namin. Ay, kasi kailangan talaga na pinag-uusapan ito. Bata man o matanda, kailangan matuto. Kailangan talaga yung conservation. Oo. Yeah. And dito ay marunong nga. Bisan pa rin, may nagsisipil yung running water. Kung nakalagay sa paso yun, ano, mas matipid ka. Siguro gano'n ng mga puppet demonstrations po nito. Exactly. Naka-attend ka na ba? Mukhang naka-attend na si dito nung aming daloy doon. Because that's really one of the basic, as I said, basic eh, no? It's an example of how to save on water eh. Kasi minsan unconscious tayo na ay pag-aaksaya na pala yung mga ganong maliliit na bagay. Maganda yan. That is a right move, ha? Yung conservation. See, para sa water conservation. That's the first thing this is being done during the Marcos era. Meron energy conservation, yung pagpatay ng ilaw. But at that time, yung mga yung si aksaya. Siguro sa atin, meron, baka meron din kayong parang ganong yung asyong aksaya. Sa tubig naman. Oo. Siya magiging mascot, oo. Oo, pero... Yeah. Miss Aneta, narinig. Oo, meron kayo ng Cubeta Talks. Tsaka Cubeta Awards. Ano ito? Yeah. Beta Talks. Ito naman, medyo ano yung pangalan eh, no? Pero we really named it that way. Kasi, ano siya eh, parang since hindi masyadong mabango ko beta talks eh, pero nare-retain. Diba? May retention sa anya sa kasi matatawin mo tapos pero may ibang ibig sabihin pala. Yung Cubeta Talks naman, just to give you a background on kung paano nagsimula itong Cubeta Talks, no? Ang DNR kasi, nagkaroon niya ng kampanya, kung natatandaan nyo, back in, I think 2019 yan, yung Battle for Manila Bay, which is a campaign after their Boracay rehabilitation. So nagkaroon ng Battle for Manila Bay, which is a program to rehabilitate Manila Bay kasi as we know talagang napakadumi na, di ba? So kami, we are in full support of the agency's campaign. So sumali kami dyan. In fact, nung nilaunch yan, I remember correctly, January 2019 yan eh. So we were all there, full force kami. Together with MWSS, of course, nandun kami. Very early morning, nag-launch yan. And out of that campaign, nagkaroon kami ng iba't ibang programa. Yung Cubeta Talks na nabanggit ni Maru is just one of them. So ito, isa itong again, it's a program that aims to give information, education and information to ito in particular establishments. Why the establishments, no? Mga commercial and industrial establishments. Kasi these establishments are the ones na nagdudumi actually sa Manila Bay. Marami pa rin ang hindi nakakonekta sa sewer line namin or marami ang walang sarili nilang STP or their own wastewater management system. I-remind ko lang din, ano, Lito and Maruna, ang Maynilad, ang mandato namin ay mag-provide ng wastewater and sanitation services to the domestic, meaning yung mga residential. Ang mga commercial and industrial establishments, supposedly, meron dapat silang sarili nila.
But through this campaign of DNR that we are supporting, kinakater namin yung mga commercial and industrial establishments. And one of the ways we are helping them is by conducting this Cubeta Talks, where we inform them of course, the importance why they should connect. Ang problema kasi dito sa wastewater system, no, hindi siya appreciated kasi hindi siya nararamdaman. Hindi kagaya ng tubig. Pag nawalan tayo ng tubig, ramdam natin, di ba? Ramdam natin, walang pampaligo, walang panlinis, walang maiinom. Unlike itong wastewater natin, nasa ilalim lang yan. For the domestic or residential customers, nararamdaman lang yan pag nag-overflow na ang septic tank. Diba? Pag bumabaho na dun sa bahay. But otherwise, hindi natin yan pagtutuunan ng pansin. So, itong Beta Talks, nilalayan namin na magkaroon ng kaalaman ang mga commercial industrial establishments and hopefully convince them to connect to our sewer line if they're in our sewer area, or help them in their technical difficulties on how to put up one in their own establishment. Oo. Pagkatapos, may Cubeta Awards pa. Ano yung Cubeta Awards, ma'am? Yeah, the Cubeta Awards, which we just had, I think, last month in November. Ito naman contest siya, pa-contest na pinakamagandang toilet, but of course, pinakamagandang toilet na yon should be connected or should have its proper wastewater management system. Kasi di ba, baka mamaya napakaganda nga, pero dinidischarge naman yung kanilang waste diretso dun sa bodies of water. So, those were carefully evaluated at yun yung nag-ano lang pagkapanalo ng mga winners natin dyan sa Cubeta Awards. So, marami ang mga sumasali naman dito. Maraming sumasali. For this year, actually, sorry, hindi ko matandaan ilan ang naging entries, but some of the winners, yung bagong-bagong open na Manila Zoo. Kasi ang ganda nang nangyari sa Manila Zoo. So, nag-reopen sila, but at the same time, they put up their own STP. So talagang pasok na pasok sila dun sa ano, sa qualification namin, ano. Aside from yun nga, ang ganda nung toilet because bago yung Manila Zoo, they opened with a very nice toilet facilities connected to their own STP. Pero yung po kunyari magpuputap ng sariling sewage system, kailangan i-sasabihin sa inyo or pwedeng meron sila mga private contractors na kukunin, pero pwede sa pwede yata sa contractor partner. Ako alam kung gawa niya, kailangan kasi meron na lagusan ng tubig nasa may malapit sa taas, para kasi pag flush na gano'n yung tubig pagka matasa, yun ang mawawala, tapos pupunta dapat sa septic tank. Parang bagay ka sa Cubeta Talks, partner, ah. Marunong ako kasi. Siyempre, pag nagpagawa ka ng bahay, nakikita mo yun. Tinitingnan mo rin, oo. Inaalam mo kung saan pumupunta talaga. Tama yun, kasi para maging kasi, dapat responsable rin tayo kung may ari ng bahay. Kung wala labasan ng tubig, wala. Hindi maganda. Oo. Tama yan, partner. Oo. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. In the heart of business. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. So, itong talaga mga ginagawa niyong ito ay hindi lamang para sa magandang supply ng ating tubig, pati sa sanitasyon, 'di ba? Para malinis, hindi mabaho, maayos yung paglalabas ng ating waste water. At eventually, no, pati dun sa recycling nga, yan ay isa sa inyong mga ginagawa rin para mapanatili namang mayroon tayong sapat na supply ng tubig. Pero I heard, Miss Annette, na pati sa livelihood, sa kabuhayan ng ating mga kababayan, tumutulong ang Maynila. Saan-saan na po ba kayo nakarating at ano-ano itong mga proyektong ito?
Paru, bago ko sagutin yan, kasi nabanggit mo yung recycling eh. Naalala ko lang yung isa naming proyekto since we're talk, bago tayo umalis dun sa Cubeta Talks and our wastewater, no? Kasi meron kaming new water, I think nabanggit na rin to sa ibang shows, but let me take this opportunity na rin to mention it, yung aming new water, which is a water reuse program. Mm-hmm. As you said, yun nga, may kakulangan sa tubig. So one of the things that we are doing to augment yung ating kakulangan sa tubig ay yung aming water reuse. So meron kaming nakamalaking planta ng wastewater sa Paranaque at yan ang aming ginawang pilot. Ginawa naming pilot for that water reuse na tinitreat na siya dun sa aming wastewater treatment plant, and we added additional treatment para maging potable yung water doon. So, we had a pilot of 10 million liters per day of water na ngayon ay ano na, na kasama na dun sa aming water supply dyan sa area ng Paranaque. Ikinuwento yan sa atin ni Engineer Edge. Ito nga. Magkakaroon din sa Valenzuela. Ang nakalineup namin, Valenzuela at sa Pasay. Wow! So, ibig sabihin yan, hindi na tayo kakabahan sa supply ng ating tubig kasi nagkakaroon ng mga additional because of this recycled water. Meron pa rin, kasi lumalaki yung populasyon natin eh. Dumadaan tayo. Tapos yung ating water supply, hindi naman nadadagdagan. Kaya yun ang problema din ng, alimbawa, kung makakaroon sa supply ng tubig, saan sila ngayon kukuha ng tubig? Kailangan kasi mabagong dam na naman. Yung old, kung kaliwa dam, kung papasyo, payo sana, because for a time, I think 10 years ago, we are already kulang tayo 50 million liters per day. Mas may climate change pa, di ba? Aside from dumadami ang mga tao, populasyon, talagang padami ng padami, we have climate change na talagang nakaka-apekto din sa level ng tubig natin dyan sa dam. Pero when it comes to livelihood nga, tumutulong din kayo sa ating mga kababayan na makahanap ng paraan para sila ay magkaroon ng ikabubuhay o dagdag na kabuhayan. Diba, Misan? Meron kaming mga livelihood, or we call them social entrepreneur groups, no? Ang una dyan ay yung kapwa group namin, nagsimula ito as a water cooperative in Tondo, Manila. Out of that group, nag-organize kami ng women leaders that formed into a group that produces, nag-start ito mga liquid hand soap lang ang ginagawa. And then lumaki siya kasi nag-a-adapt din sila dun sa pangangailangan, kagaya nung nag-pandemic, ano na rin sila, gumagawa na rin sila ng alcohol. Gumawa rin ng alcohol and then hand sanitizer. So dumadami kanilang kanilang produkto. And very entrepreneurial. We started... Maganda yan, maganda. You are teaching them to have entrepreneurial mindsets at saka ang kagandahan yan, nakakatulong kayo. Hindi lang dumadalo yung tubig, dumadalo din ang ginawa sa kanila. Galing. That's notable. In fact, the leader of that kapwa group, no? Her name is si Aling Lydia Codinera. She was named by Go Negosyo as one of the 20 inspiring Filipina entrepreneurs. Wow. Back in 2018. So talagang napakagaling. Na-sustain talaga ng grupong ito yung aming sinimulan para sa kanila. Galing. So una yon, and then bukod dyan, we have a group that we call Green Badge. Green Badge because this is a group that upcycles naman. We give them, ito nagsimula ito sa idea na yung aming mga uniforms, mga old uniforms ng Maynilad, parang saan ba natin dadalhin ito, di ba? Hindi natin pwedeng dalhin sa kung saan, baka kumalat, magpanggap ng mga taga Maynilad yung mga yung mga masasamang tao may mga masamang balak. So we said, ano na rin natin, gawin na lang, i-upcycle na lang natin. So the Green Badge group was formed and they upcycled the old uniforms of Maynilad. Sayang wala akong sample dito. But
we can show it to you, we can send you very nice bags made from ginawang bag. Oo, ginawang bag, yun yung mga upcycled upcycled products from our uniforms. Oo, tapos saan yung dinadala yung mga upcycled uniforms nyo? Yeah, ginagamit namin corporate giveaways. Oh wow, talaga. Kami rin yung nagiging market nila kasi they have to sell it, di ba? Kasi dun siya kikita. But we're hoping na aside from us, magkakaroon din sila ng ibang market kagaya ng Kapwa. Kasi Kapwa, yung market ni Laaling Lydia talagang malawak na eh. So we're hoping to do the same, replicate yung marketing of Green Badge to other markets aside from Manila. Balita ko pati mga mangingisda sa Cavite, tinutulungan nyo rin. Ano yung inyong itinutulong naman sa kanila? Sa Cavite naman, meron kaming itinatag dyan na Tahong Cooperative. Tahong Cooperative. Yun, medyo matagal na yun, Maru. I think, if I'm not mistaken, baka 10 years na rin yung Tahong Cooperative. So, pretty much, matatag na. Nagpunta lang ako doon last, nagkaroon kasi ng festival, Tahong Festival doon. I think that was September ba nung nandoon ako. So, nakahalbilo ulit namin ang mga fisher folks na yun nga ang kanilang pamumuhay doon ay yung mga tahong, no. So matatag na matatag pa at on their own na pretty much ang tahong cooperative na yon. But last but not the least that we have is what we call na Sining Ipo. Mm-hmm. Yung aming Sining Ipo, ito napakaganda rin yung kwento ng Sining Ipo kasi ang mga miyembro ng Sining Ipo namin ay ang mga dumagats. So yung mga dumagats nandiyan sa Ipo. Diyan sa Ipo kasi may mga maraming driftwoods dyan eh. So yung mga driftwoods na yun kesa tapon or kesa kainin, diba? Ginagawa nilang artworks. So pinatrain namin sila into making artworks made out of the driftwoods. Lahat yun, dilidiha, pinabarnes nila, as is siya, parang walang, because nga driftwood, walang magkamukhang produkto. Talagang unique talaga ang bawat isang artwork na natatapos nila. Talaga? So, saan napupunta naman yung kanilang mga artworks? Ito yata baka may makita akong si Ronald, baka may sample tayo dyan ng ng Sining Ipo. Ayan na, nananakbo na si Ronald. Oh, so yan? Kayo rin ang bumibili. We use this as our... Ito, papakita ko lang kasi sobrang proud. Can you see? Ay, ang ganda. Yan. Maganda yan. Yung trust, it becomes a money-making opportunity for the dumagats. You hit two stones. Ma'am, lagay mo dyan sa harap mo. Ayan. Ayan. May bird, ah. Ang ganda. Nakita ko ibon, ah. May ibon ba? May ibon naka. Ayan. Actually, alam mo talagang, talagang in everything you can find art and anything can be something na magiging kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang ganda nung inyong ginawa na yan for them. Tsaka alam nyo, ang na-realize kasi namin dyan sa yung mga dumagats, kasi hirap sila talagang makababa kasi nandun sila sa taas eh, di ba? So parang ang kailangan nilang maging livelihood is something that's within their reach. Doon lang sa sa komunidad, di ba? Parang hindi masyadong effort sa kanilang bababa para magtrabaho on a daily basis, di ba? Lagyan nyo nga lang ng Christmas lights yan eh. Pwede ng pang Christmas tree na rin eh, di ba? Kakaibang Christmas tree. May ibang lamp. Iba-iba na yung na-form nila dyan. In another time, papakita namin sa inyo yung mga produkto. Ang katuwa naman. Alam mo, Miss Annette, may kaibigan ako na sculptor, si Frederick Taido.
is renowned, nagagawa siya sa Spain. Sa, siguro yung three football na yan, pwedeng ano, eh, magka-combine kayo para magkaroon ng maturuan niya yung mga dumagas to level up. Pero ano? Pwede. Oo, actually pwede. Kasi ano eh, we're looking for other partners naman. Nasabihan ko siya. Oo, pwede mong i-book up sa amin. Pwede kaming, pwede namin pag-usapan kung paano magagawa yung partnership na yan. Pag-meeting ko kaya. And syempre yan, nasabi ko nga, oo, para walang basura sa environment, kaya nyo ginagawa rin yan, dagdag kabuhayan pa ng mga kababayan natin. Eh ano naman yung inyong ginagawa para padagdagan naman yung mga puno sa ating kalikasan, sa ating kapaligiran? Importante. Importante. Meron kaming ano, hindi natitigil no, yung aming tree planting initiative. And kaugnay ng 15th year anniversary celebration ng Maynilad, we're aiming to plant 1 million trees. Kasi this year kami nag-celebrate ng aming 15th year. So far, very ano kami, photo finish eh, 985,000 yung aming naitatanim. 150,000 to go. Oo, so 15,000 trees to go, and we have a schedule to do that this December. So talagang hataw pa kami, and we partner with different groups to do this. Meron kaming kayo sa media, kasama namin ang media group sa salamat nga nagplant kayo para sa amin. yeah that's what we did eh, parang we planted on your behalf. Thank because you. Because of the pandemic, no? Hopefully, next year, maka-join na kayo sa amin ng actual tree planting. Aba talaga. Ready kami dyan ni partner. Mga plantito at plantito kami. Kasama kami. Masaya. Para lumitan siya namin. After ng Pasko. Para nakakatulong. Oo nga, dati nga si Mr. Francis Arellano nagyayaya eh sa ipo yata no, na magtatanim. Pero may target nga ba kayo na 1 million trees? Yung ba ang target nyo? Mm-hmm. Oo, 1 million trees for this year because as I said nga, yun yung aming 15th year anniversary. Part of the 15th year anniversary celebration is to plant 1 million trees. And I think we're hitting the target this December. Partner ko eh. 5 million trees ang tatayan niya. Remember, we had a session before it. Dali na ba yan sa Juan Meralco Foundation? 5 million trees yung itatanim nila eh. Oo. O ba, yung 1 million pa nga lang, talagang malaking bagay na yon, lalo na nakakalmo yung ating mga kagubatan at sinasabi ito ang dahilan ng mga erosion o mga pagguho ng mga lupa. Kaya kailangan talagang may pumalit sa kanila na mga bagong mga puno para sa susunod ding henerasyon ng mga mamamayang Pilipino. Papakinabangan naman itong mga punong ito. So talagang ang Maynila, hindi lang sa pagbibigay sa atin ng ating kinakailangan tubig na malinis at saka safe, kundi yan, meron pang patungo doon sa sanitation, sa mga sewage treatments natin, at gayon din sa recycling ng tubig para patuloy tayong may supply, tapos pati dito sa kabuhayan ng ating mga kababayan at ngayon dito sa ating kalikasan. Ano po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga kababayan, Ms. Annette, kaugnay nga po nitong ating mga tinalakay ngayong hapon? Para sa unang-una, gusto kong batiin ang lahat ng Merry Christmas kasi ilang araw na lang, Pasko na, at gusto ko rin iparating na ang Maynilad ay nandito para sa lahat ng ating mga kababayan. As I said kanina, hindi lang ang servisyo namin, of course, mostly within our concession area, pero ang tulong na ipinahahatid ng Maynilad ay sa buong bansa actually.
nabanggit ni Ito na nasa Bohol kami, nag-Siargao din kami, at meron pa kaming mga ibang pupuntahan itong mga sa mga susunod na panahon, no, maybe early next year, para ipahatid ang aming tulong. At narito rin kami para tumulong pa. We're not hoping na may mangyaring ibang sakuna, but kung magkaroon man ay maaasahan ng lahat ang tulong ng Maynila kasama ng aming sister company sa MVP Group and of course our chairman, Mr. Manny V. Pangilinan. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Napakalaking tulong talaga itong inyong mga binanggit ngayon dito sa ating mga kababayan. At yan nga, sana yung ating mga kababayan nag-aaksaya pa rin ng tubig. Magising na kayo. Tubig po ay buhay, hindi po dapat inaaksaya po yan. Di ba, partner? Kaya hindi na ako magpapatayo ng pool. Makikipool na lang. Anyway, thank you so much again. Maraming maraming salamat sa kabuuan ng Maynila. Ma'am, maraming maraming salamat. Hanggang thank sa susunod you, na dito. Pagkikita. Oo. Salamat din. Merry Christmas sa inyong dalawa. Yes, Merry Christmas. Ang Senior Assistant Vice thank President you. And Head for Corporate Affairs and Communication. Anette Hernandez de Ocampo. Yes, Miss Marie Antoinette de Ocampo. Yeah. Thank you, ma'am. Maraming maraming thank salamat. You. Salamat. Thank you rin kay Ronald Mendoza, kay Miss Madel Zaide, kay Mr. Maven Panganiban ng MPIC, and Miss Melody De Rosario, and of course si Magic Bautista rin. Maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, ang aking partner, eto na, Lito Gagni. Thank you, partner. Lito Gagni, maraming salamat po sa inyo pakikinig. Ang galing ng Maynila. Yes, thank you. Bye. Thank you. Salamat, ma'am. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Maraming maraming salamat muli sa Maynila sa pagbibigay sa atin ngayon ng napakahalagang panayam na ito na makakatulong ito para mabuhay sa ating diwa yung pag-iing at pag-conserve ng tubig. Hindi po ito limitless. May limit ang tubig, ha? Kaya wag po nating inaaksaya. Kita nyo nga, kinakailangan na nating i-recycle yung mga tubig na galing po sa ating Pozo Negro. Yung sa sewage po natin dahil talagang wala na eh. Kailangan na natin ito. Kesa naman tayo wala pong gagamitin tubig. Kahit yung mga inuhukay dyan sa mga balon-balon, di ba? Hindi na nga raw po sila makahukay din ng tubig. Natutuyo na po. So, kailangan talaga natin na mag-recycle na. At mag-conserve, mag-ingat sa paggamit po ng tubig. Planuhin nyo ang paggamit po ng inyong tubig. Magandang hapon. Halon, hailon. Sabi niya, maupay na udto po. Stay safe. God bless. Tapos si RG Chell na bumabati rin na magandang hapon. Sabi niya, ask ko lang po, pwede po bang gayahin ng teknolohiya ng Israel doon po sa water nila? Ano bang teknolohiya yon? Yung desalination ba yon, RG? Nabanggit na ng ni Engineer Edge nung nakausap natin siya last time na may kamahalan ang desalination. So medyo mahal din yung recycling pero mas mahal pa rin ang desalination kasi mas malaki yung proseso na gagawin. Tatanggalin mo yung alat nun eh. Kaya ito actually pinag-aaralan din naman nila na gagawin din nila in the future. Kaya lamang inuna muna nila itong recycling ng water dahil mas kakayanin. O, hindi na nga tayo chunacharge yung extra eh. Para dito sa recycling nila eh. At tinetesting pa lang kasi nila itong proseso na ito, itong teknolohiya na ito. Siyempre, tinitignan din nila ang ibang bodies of water na pwedeng pagkunan ng tubig para tayo po ay mayroong maiinom pa rin at magagamit sa pang-araw-araw na ating buhay po. Okay? Anyway, yeah, si Ate Liza Aquino rin na nanonood, nakikinig, si Lynn Santos, magandang-magandang hapon. Kahapon, ang closing po ng piso ay nasa 55 pesos and 74 centavos. At ayon po sa ating Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga remittances mula po sa mga kababayan natin overseas ay tumaas ng 3.5%
naging $2.91 billion ngayong Oktubre. Eh, alam niyo naman po, lalo na ngayon siguro ng Disyembre, talagang tumaas pa lalo ang mga remittances, no? Dahil nagpapadala ang ating mga kababayang OFWs o kahit hindi man sila overseas Filipino workers, sila po ay matagal nang nakatira at residente na ng ibang bansa. Nagpapadala pa rin po ng mga dolyares dito sa Pilipinas para sa kanilang mga kamag-anakan. Kaya salamat, thank you so much sa ating mga kababayan na nasa ibang dagat na nagbibigay po sa atin ng dolyar kasi nagdadagdag po ito sa mga naiipon po dolyar ng Pilipinas. Ang mga ipinadala po through banks noong October ay lumago ng 3.5%, $2.91 billion mula po sa $2.81 billion noong kaparehong buwan last year. Ang January to October cash remittances mainly mula po sa overseas Filipino workers ay lumago rin ng 3.1%, $26.74 billion mula po sa $25.93 billion. So talagang buhay natin ito pong ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Maraming salamat po sa inyo. Okay, tingnan naman natin kung ano po ang nangyayari sa ating stock market. Ang stock market po natin ngayon ay down ng 44.14 points, nag-close sa 6,570.93 points. At ang halos lahat po ng sektor ay baksak except for industrial. Siya lang po ang naka-green. Tapos sa mga most active issues, ang BDO po 111 pesos, down po ng 260. Ang Jollibee 1,544, down po ng 66 pesos. Ang PLDT pala ito, PLDT 1,544, down po ng 66 pesos. Nasa isip ko yung Jollibee kasi binigyan akong dividend na 11 pesos. Kasi ang akin namang itinasok 5,000 pesos worth lang na shares. Anyway, ICT 204.40 down ng 260. Ang AC Energy po 7.49 up po ng 3 centavos. Ayala lang 29.25 down po ng 25 centavos. GT Capital 420.40 up po ng 40 centavos. Ang Metro Pacific Incorporated 338 up po ng 2 centavos. Ang SEC 33.25 down po ng 30 centavos. SMPH 34.85 down po ng 20 centavos. At ang EMI ay 20.40 down po ng 10 centavos. Ang payo po ng fuel stocks, bilhin nyo raw po ang MPI. 340 ang entry price, 385 ang target price, potential upside of 13.24%. Oo nga. Ngayon actually, 338 na siya, up ng 2 centavos, so up siya ng 0.60%. O, diba? So, yan, itry nyo rin po no, na bilhin po yung Metro Pacific Incorporated. At ang sabi pa ng MPI, ay ng fuel stocks, mag-trade pa rin lang maingat. No? Dahil ang local market ay tinetest pa rin po yung 6,600 level, investors are expected to digest the Federal Reserve's latest 50 basis points policy rate hike, along with their signal of more rate hikes next year. Investors are also expected to wait for the Banco Central ng Pilipinas' upcoming policy decision today, ngayong araw na ito. Chart-wise, if the market holds its position at the 6,600 line, this will be considered as its support, while its next resistance is seen at 6,800. So habang na medyo mabababa pa ang mga shares of stocks, sabay magbibili na kayo dyan. Ito ang magandang pagkakataon para po kayo ay bumili ng iba't iba pong mga stocks. Okay. Ngayon, kaugnay naman po nitong registration act po for the SIM. No? Ang December 27 po ang simula ng pagiging effective po ng SIM Registration Act. Ibig sabihin, lahat po ng SIM natin na prepaid ay kailangan irehistro nyo na po sa inyong mga telecoms companies. Pero, tinanong ko yung Globe kasi nag-email sila sa akin ng yung mga instructions nga no, tungkol sa registration, pero wala pa rong nakalagay kung saan yung kanilang online portal. Ang sabi nila ay i-release daw nila yung online portal nila mismo sa araw ng registration, start of registration, which is on December 27.
para doon lang tayo magre-rehistro. So, lahat daw po ng mga Globe, Smart, Dito, at iba pang, yan, tatlo lang naman eh, di ba yung mga telecoms companies na yan, magre-release sila ng kanilang online portal, website yon na kung saan doon po tayo magre-rehistro ng ating mga SIM. Lalagay niyo yung number niyo on, tapos kailangan i-upload niyo yung inyong government-issued ID para po sa inyong pagkakakilanlan. Tapos i-fill out niyo po yung lahat ng information na nandun. Ngayon, tinatanong, pwede ba ang multiple registration? Ibig sabihin, hindi lang isang SIM ang i-re-register mo. I-allow daw po nila yan. Huwag kayo mag-alala. I-allow po nila yung multiple registration kung kayo po ay maraming SIM. Kaya alam, magiging responsable kayo ha sa lahat ng numero na yun. Kung ano man mangyari, kung may makagamit po niyan sa kalokohan, kayo ang matatamaan niyan dahil nakarehistro po sa inyo ang SIM. Tapos siguro kung mawala po yan, i-report niyo po kagad sa inyong network para alam po nila na hindi na kayo may hawak nito pong SIM card na ito. Okay? Anyway, nako, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig dito po sa ating palatong tunang In the Heart of Business. Abangan niyo lang po dito yung mga dagdag pang mga kaalaman at saka po impormasyon kaugnay ng ating kalakalan sa buhayan. Maraming salamat din syempre sa lahat ng ating mga kasamahan. Diyan po sa DWIZ, ay walang nakalagay. Sige, si Joe Naguba lang alam ko na nandyan eh. At saka, tingnan ko yung dati. Ito. Maraming salamat din kay Jerry Pareto, Tina Nolasco, si Maze Alino, Dayon Dayon, si Joanna Luna, Kim Gomez, Elaine Di Malanta, Jessa Barameda. Susunod na po, syempre, ang ating kaibigang Loli Acosta para sa Sulong na Bayan. At mamaya po, abangan niyo po ang Radyo Klinika alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga singaw sa ating bibig at saka iba pang problema na dental. Kasama po natin si Dr. Sonia Mati. Mamaya po yan, 7 to 8pm, Radyo Klinika. Ako naman po, sa pangalan ni Lito Gagni, ay si Maru Bahati Sarne. Bye! In the Heart of Business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882 In the Heart of Business.